Matapos ang mga aktibidad sa Brunei, diretsong Singapore si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa ilang pulong kabilang ang Asia Security Summit. Nagpahayag din siya ng pagkabahala kaugnay sa banta ng China na i-detain ang anilay mga trespassers sa kanilang border sa karagatan. At live mula sa Singapore, nakatutok si Chino Gusto. Chino! Vicky, mag-aalas 5 ng hapon, dumating dito sa Singapore ang Pangulong Bongbong Marcos para sa Shangri-La Dialogues ng International Institute for Strategic Studies. Haharap ang Pangulong Bongbong Marcos sa 21st Asia Security Summit o Shangri-La Dialogue para magbigay ng keynote address. Ang Shangri-La Dialogue ay taunang Defense and Security Forum na dadaluhan ng 500 delegado mula sa 40 bansa. It's a recognition that there are challenges that are facing the Philippines specifically. And not only the Philippines, but this affects the region and it affects the world. Nang tanungin tungkol sa pagdeklara ng China ng unilateral fishing ban, sabi ng Pangulo hindi naman daw ito bago. Pero nagpahayag siya ng pagkabahala sa banta ng China na idetine ang anilay mga trespassers sa kanilang border sa karagatan. The new policy of threatening to detain our own citizens, that is an escalation of the situation. So yes, it is now very worrisome. Sabi ng Pangulo, lahat daw na paraan ay gagamitin para matigil ang agresibong aksyon ng China. Number one, to stop the aggressive actions such as water cannoning and lasers and barrier putting, etc. And secondly, allowing our fishermen to fish. Let's start with that. And if we can get to that, then we can move to the next step and to see if there is a way to resolve all these claims. Vicky, sa Biyernes naman makikipagpulong ang Pangulong Marcos kay Singaporean Prime Minister Lawrence Wong, pati na sa dating Prime Minister na si Lee Hsien Loong. Nakatakda ring magpulong ang Pangulo sa bansang Lithuania. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Kasunod ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos, tiniyak ng China na walang dapat ikabahala sa pagpapatupad ng regulasyon ng kanilang Coast Guard. Ayon sa China Foreign Ministry, ang hakbang na ito ay may layong mapanatili ang anilay kaayusan sa karagatan, kaya walang dapat ikabahala kung wala namang ginagawang anumang ilegal. Pagdidiin nila, ang Pilipinas naman daw at hindi ang China ang nagpapalala ng sitwasyon sa South China Sea. Bukas din daw ang China na makipagdialogo sa Pilipinas, ngunit dapat ay sinsero sa pagpapatupad ng resulta ng mapag-uusapan, imbis na umunoy, mangudyok.